At tayo'y nagbabalik dito na naman sa Tamang Usapan. Ito na yung pinaka-interesting na topic at the moment. Ito na yung mga fantasy topics na pwede natin pag-usapan. Though, disclaimer lang ah, this is our opinion. So, this is based on our opinion. Mamaya, i-bash nyo kami dyan, okay? So, yun nga, yung tatlong topics natin. First is, strongest Filipino squad aside from TNC. MVP Rookie of the Year Mythical 5 ng The Nationals. And then, on their prime days, Santino o Julz. Unang topic, strongest Filipino squad aside from TNC. Para sa'yo, Lo. Nag-disband na kasi yung detonator eh. Oo. Yun sana. Yun sana eh. Oo. Yung sumunod doon, para sa akin, Neon. Okay, okay. Neon is composed of... Skadelicious, Mark, Rappi, Playhard, saka etong si JL. Okay. JL. Pero... Hindi, sige. Try mo. JL nga ba? Hindi. Si ano? Yung 5 nila. Iba yung 5 nila. Basta, sabi yung mga sabi. Mamaya, 5 nila. Pero, bakit? Ano kasi sila yung lagi nasa regional qualifiers. Anong mga option mo for the Filipino team? Sino-sino yung mga option mo? Ang option ko talaga dyan, yung, yun nga, detonator, neon, saka signal. Exe, bago lang eh. Bago lang. Real talk lang. Oh, shoutout nga pala kay Jeff Jan. Coach Pax. Sakto na, Pax. Coach Pax. Pax, sabi niya. Neon. Kita mo, sabi niya, sakto lang daw yung Exe. Kasi diba yung neon? Ako, hangang-hanga ako sa Exe, Pax. Hangang-hanga ako. Oh, syempre, neon. Exe number one. Oh. Neon kasi lagi sila sa regional qualifiers sa mga okay, nakakaraan. Kasali rin sila nung qualifier nung Birmingham. Oo. Oh, oh. Ay, Birmingham ba? Hindi, Amplify yun eh. Hindi, yung qualifiers. Lagi silang kasali eh. Yung iba, nahihirapan sa open qualifiers. Oh. And sila, lagi sila galing sa open qualifiers. Naka-survive. Okay. So sa tingin ko, mas consistent na yung team na yun kaysa doon sa ibang team. Sa'yo, Alech, sinong strongest Filipino squad mo? Pareho lang kasi parang ayun lang yung dalawang teams na yung consistent. Ayan, yung dalawang teams doon, consistent so, na. Sabi, so, ibig sabihin? Lagi nananalo. Hindi consistent yun. Tsaka di nananalo yung Excel. Wala akong sinasabi. Ako, kung nag-champion lang sana, sabihin ko, sila eh. Diba? Hindi. Kinapos. Siyempre, hindi ba? Sabihin kasi nila bias, diba? Siyempre. Saka, ang laging nangyayari kasi dyan, manalo, matalo. Hindi consistent. So, sa tingin mo ba, coach ang sinisisiron? Ay, sa tingin ko. Pwede. Relax lang, Kuya Nick. Nag-iinit na si Jap. Uy. Bago pa lang. Kailan natin sila makikita ulit? Si Jap, uy, yung ano, second conference ng Nationals. May one. Mayo uno. Pero, yun nga, si Jap, uy, is their carry from Davao. Davao, yes. The Mindanao Pride. Jap, uy. Sa akin, sa tingin ko, yung four-man stack pa rin ng detonator. Kahit na lang si Bimboron. Clear naman na sinabi nila na sila pa rin yung stack. Okay. Actually, 5 ba sila? Apat? Apat. Apat yata. Apat sigurado. Sigurado. Si RR, si Fly Solo, si Sam H. Kaya nga, apat sigurado. Tatlo lang ata. Pero, yung last interview kasi. Last interview. Based on the last interview. Hindi, ata lang naman. Based on the last interview, sabi nila, Ben Hur, RR, Fly Solo, at saka... Sam H. Yan, wala na sa'yo mali, ha? Okay. Pero willing daw si Fly Solo mag-coach. Yun na sabi niya. Kasi meron silang kukunin. Siyempre, alam ka namang apat na sila sa malaro. Diba? May kukunin talaga sila ron. So, ako sa tingin ko, yung stock na yan. Habang walang update, ha? Habang walang update. Pero kung may update, doon na magkakagulong mundo. Okay? And siyempre, pag-uusapan natin yan dito sa Tamang Usapan. Oo naman. Yung mga update na yan. Niwan na kami ni RR. Si Ben Hur! So, ayan. Breaking news. Hindi ko alam control o hindi. Sabi ni Ben Hur, iniwan na kami ni RR. Anong tournament yan? Walang tournament? Based on Liquipedia. Ay, eto ni yun talaga. Oh. Based on Liquipedia, RR is together with Neon. Aray!
Oh, shoot. Oo nga. Pero marami pang magbabago. Ayan, ayan, ayan. Nasa Neon na daw sabi. Oh, marami pang magbabago pa eh. Abangan nyo yung mga update. So, Neon, Neon, ako yung stock nila Fly Solo. Okay? Mm. Pero dahil hindi na okay yung stock ni Fly Solo, I'll go with my second team, which is... Neon. Hindi, hindi, hindi. Ano? Signal. Kahit natalo sila. Execution. Omega. Omega. Ay, oo, sila ah, Nasjo. Omega, Omega. Omega. Mm. Omega, Omega pa rin. Tiwala lagi ako kay Nasjo at saka... kay, ano, kay... sa offline nila. Kay Yaj. Kay Yaj. Yaj. Magaling yun, magaling yun. Paklang lagi! Yaj! Paklang Yaj! Saka ano, saka ogre. No, de, kasi ano eh, kita mo naman nung sabi ko sa may documentary, nung unang linggo, sila naman yung number one. Mm. And then, natalo sila, natututo nga daw sila. Tapos, tumaon na single elimination yung playoffs. Oo, nga eh. Naglaban sila ng X eh. 2-1 yung score nun. Diba? Oh. Ang tanong, what could have been kung Omega versus Signal yung lumaro? Ay, nako. Maganda bakbakan yun. Pero that's for another... Medyo bias na. Shout out. Hindi, itong oo show na to, ito nga yung what could have been. Oh. Pero we all know that it was Execration versus Signal. Mm. Diba? Ayun yung nangyari. Paano kaya, di kung lumalaro si Pax, diba? Grabe yun. Talo agad yun. Depende yun. Nagdodota yan. Kung yung auto-chess na naro. Nagdodota-chess. Pwede. Sure win charon. Sure win na. Sure win na. Sure win charon. Okay? Pero yun lima nga ulit ng SG, ng Omega. Yaj. Nasjo. Nasjo. Palos. Oh, Palos. Palos. And then, F-King. Tsaka Ron. 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 Okay. So yun yun. Para sa akin. Okay? So, moving on. Next topic tayo, which is yung ating mga MVP, Rookie of the Year, at saka Mythical 5 for the Nationals. Unahin natin yung Mythical 5 para sa inyo. Again, this is our ano, this is our opinion. Para Mythical sa inyo, five, yung best 5. Best 5. So, speaking of 5, magsimula tayo sa 5th position. 5. Si Grimms. Grimms. Sa ilang 4 ng ano is Aries. Oh, 4 yun. 5 kasi si Grimms, tama? Okay. Sa'yo? Kung 5 ko yan, ni Grimms din. Okay. For ano, for Signal. Para Signal. Ako, I have to give it to... Hindi, ano yun? PLDT. Signal. I have to give it to the old man. Kimo? Kimo. Maganda yung performance niya. Mara, prior to the tournament, parang hindi na siya mainit eh. Mm. Though, ganun din naman yung ibang mga teams. Pero Kimo is a TI player. Mm. Diba? Pero surprisingly, hindi matunog yung pangalan niya going into the Nationals. Pero nung laban nila, nung nag-witch doctor pa nga siya ron, diba? Witch doctor. MVP siya ron. MVP siya ron. Winter Wyvern. And multiple games yung in-MVP ni Kimo at saka ni James. Dalawa sila. Mm. Okay? So, shoutouts kay Grimms. I think for me it's Kimo. Sino ba mga 5? Grimms, Ron, Kimo. Yung sa Bren. Saka may isang Happy Feet. Happy Feet. Okay. 4. 4. 4. Si Alec, ano 4 mo? Ang hirap. Gagaya siya. Yaha, mga option natin diyan. Yaha, F-King. Yaha, F-King. Signal. Para kasi tatlo lang yung mapagpipilihan mo dahil ano eh. Aries. Dahil sila yung nasa playoffs eh. So, mga yung dalawa, underperform talaga yung dalawang team na na-eliminate eh. Tatingin ko, Yaha. Yaha sa'yo. Oo. Pag kumunekta siya, nanalo sila eh. Ikaw, sinasalingin mo sa'yo. Ang hirap ko yan eh. Kasi yung napanood kong kay Yaha, puro Shadow Shaman. Okay. Hindi, kaya nga based on your ano eh. Sa napanood ko... Sige, Yaha. Ang dami pong sinabi. Yaha din. Ako sa tingin ko si ano to? Aries? Si Aries to. Kasi we know naman na Aries is somewhat the shot caller din for ano, for Signal. Siya rin yung drafter. Siya yung nakumpo, di ba? So I think given his position na 4 na kailangan nakakasabay ka sa mga playmaking at the same time nakakapag-shot call ka and the strat na gagawa mo, I think that's nag-decide ako na kunin si Aries. So yan, next off lane nung playoffs, mga sir, yung pinag-usapan po namin is yung Nationals for playoffs. So ito si Bem for Execration.
O sabi ko nga Yatch for PLDT Smart Omega and then for Nationals it's Van. Si Van. Mm. Sabi ko sa inyo nung una, para sa akin best position 3 si Bem. Ako din, Bem din ako. Pero Van yung maganda naging performance tong ano eh. Ako maganda naging performance ni Bem, tingin ko nakita ko eh. Yung mga brewmaster niya. Ako nagustuhan ko naman yung performance ni Bem. Oo, pero yung impact kasi ni ano ni Van, kakaiba rin sa kabila eh. Uh-oh. Yung mga roar niya, sumasakto kung sino talaga yung kailangan nila patayin. So, sumasakto rin sa strat ng team nila. Oo, yun nga. So, eto na. Paangat na paangat. Position 2. Siyempre so, si... it's James. Nasjo. Nasjo. At saka si... Pio. Pio ng Signal Ultra. Since the day. Ano? Parang ano, Ikaw. Ikaw na. Nasjo siguro sa akin. Nasjo. Oh. Ikaw? Para sa akin, si James. Okay. Dahil nung dumating siya sa execution, naiba, no? Naiba yung, alam mo na yun, tempo nila na nasi 0 to sila nung ano eh. Uh-huh. Nung signal sa PLDT, nung nandun na si James, nag 1-1 naman. Tingin ko ako, James din ako. James. Sige, James na lang. Oo lang, Nate. Pero Nasjo, ang galing niya. Hindi, iniisip ko kasi Kuya Nick. Pag... si James din sinabi ko, tas yung sunod na sabihin ko, puro exit. Pero nakita ko si, ano, si... ang magaling naman kay Nasjo nung group stage nila. Oo, nung group grabe stage. Grabe performance ni Nasjo. Not because na puro exit tsaka Smart Omega yung napipili namin. Kasi I think we can agree na teamwork-wise, talagang maganda yung sync nung ano eh, nung Signal Ultra. Oo, Signal Ultra. Tsaka mas matagal silang magkasama compared dun sa ibang... Pero ako sa carry, meron akong ano rito. Carry? Sa tingin ko, unanimous tayo rito. Ako Nando. Ako Nando talaga? Ikaw? Japoy o Palos? Palos ta siguro. Ako si Palos, medyo maganda yung hype ni Palos hindi, eh. Hindi. Pero bumalas na kayo. Pasensya Nando na Palos. Or... Japoy. Japoy. Kasi ang gusto kay Japoy, yung hindi siya yung sobrang greedy na carry. Okay. Yung sumasama. Oo. Si James yung pinagka-farm nila. Oo. Si Nando, more on farm talaga siya sa early. Grabe naman kasi si Nando kung magbuhat, di ba? Troll lords nga si Nando. Mm. So, I think ako, I'll go with Nando. Ako din, Nando. Ikaw, Japoy. Japoy nga. So, yun yung Mythical 5 ko. Mythical 5 ko are Kimo, Eris, offlane ko, sino offlane ko ulit? Si Bem. Si Bem. Bem, and then... James. James, saka and then Nando. Sa akin si ano? Sino yung 5 ko? Parang si sa ano? Akin TI6 execration yun ah. Nando, Kimo, at saka James ano? Oo, ano? James, Kimo, tas Bem, at saka Eris na yun na. Sa'yo, sino yung... Sa akin yung... Sino ko ng ano? Si Grims. Oh, Grims. And then, Yaha. Tapos, Van. Van, James C. Saka si Nando. Nando. Sa'yo? Grims, Yaha, Bem, Jonas, and si Japoy. So, yun na nga. Yung ating Mythical 5. Meron pa tayong dalawa. Which is yung... rookie of the season. Rookie of the conference. Mm. Simulan ko na. I'll go with Japoy. Dito ko siya pwedeng bigyan ng award. Japoy kasi kahit na do lumalaro na siya sa NCGC before, ito yung big break talaga niya. 'Di ba? Mm-hmm. Ang mga candidate natin for rookie of the conference are Japoy, Palos. Sino pa? Sila na si Juba. Scarlett. Oh, si Scarlett. Si Kenchang. Oo. Oh. So, yung RQM. Yung RQM pa sa kanila. So, sino ano nyo? Japoy. Japoy, ikaw? Palos. Palos ka. Oo. Okay. So, yun na nga po. And then, last, certainly not the least, is our MVP of the conference. Nando. Nando take po talaga. Etong ano eh, habang dispialik ka. Ito ah, Nando, dahil sa'yo bumili pa ako. Nagmahal, nasaktan, nagmahal, nanalo. Ah, nagmahal ulit siya? Nakita ko lang sa wall niya. Nagmahal, nasaktan, nagmahal, nag-champion. Yun, grabe. Nang boss it.
Kasi grabe rin kasi improvement ni Nando ngayon eh, di ba? Parang dati, alam naman natin, parang sumasabog din. Sumasabog sa dulo. Pero dun sa laban talaga ng execution, buhat kung buhat eh. Oh, consistent yung laro niya noon. Matatalo parang, sila pero magaling, madami parang pa siyang parang binibigay din sa kanya yung lahat ng farm. Siguro nakuha talaga nila yung technique. Hindi naman sila napahiya. Di ba yun naman yun? Hindi naman yung maganda ron. Tayo lang napahiya, syempre. Buti ka mo, hindi ko pa rin namot kagabi yung sinando yung guest. Oo nga eh. Kundi, nabosan ko tayo Nando. Grabe ka nga ron, Nando. Saka maganda ron, alauna. Ayaw ko na siyang pag-motor yun, napunta rito. Ilang beses na nitidisgrasya sa motor yun. Sinabi ako na siya, grab tayo. Papunta, pabalik, grab ako sa GOAT. Sige, Kuya Nick. Tapos bilang umaga nag-PM, Kuya Nick, meron pala ako. Pambira ka, Nando. So, ang MVP mo, IC? Nando. Nando din. Oh, grabe siya nun. So, yun na, animus tayo rito. Kumbaga, binigay sa kanya yung bola, di naman napahiya. Oh, hindi kumbaga, naman. Parang si Kobe, tumira ng tumira, hindi naman napahiya. Oh, naman. So, yun nga. Sa tropa natin dito sa chat, sa Facebook, lakas ni Nando, yan. Nando talaga, meta na to, sabi. Halos sila rin naman nag-agree din sila. Okay? So, last topic for the day. Ito, para to sa nalalapit na community show, de, celebrity showdown. Yan. Ang defending champions natin for celebrity showdown, Duno, Mackay, Jaina, Sir Mike, at saka Santino. Okay, tinalo nila sila Alec, Eugene, Kuku, Calbs, at saka Juni Boy. Nadali. So ngayon, ang challenger, ang pro player na challenger, former Mineski, former Happy Feet, and then former TI player. Former TI player. Hindi, actually TI player talaga siya. TI player. TI1. It's Julz de Leon. Yun. The one and only. SF ni Julz. SF ni Julz. Pag sinabing SF, si Julz na yan. Na nag-i-stream na rin ngayon. Oo, nag-i-stream nga siya ngayon. Be sure to follow her, his page. Sa Julz lang. Oh, shinare ko yung page nun. Julz. So ngayon, we will satisfy our fantasy. Yan. On their prime days, Santino o Julz? Kasi on their prime, pareha sila mid eh. Diba? Anong prime ni Santino? Pacific. Ang prime ni Julz, Happy Feet. Happy Feet talaga. O Mineski? Happy Feet. Mineski kasi parang ano na siya niyan eh. Nagsusupport na ng mga bandang. Okay. So, nung, pero ito, Dota 1, mga sir. Yan. Si Julz, kita mo naman. Sa mata niya, nilalagay talaga yung mic eh. Diyan kasi talagang nandiyan yung sensor eh. Pag sinabi nung kakampi niya, bak. Hindi, laban ako. So, look, since tingin mo, on their prime days, Julz or Santino? May, ito, tumatak sa akin kasi ito eh. Kahit ngayon, naalala ko pa siya. May clip Jobin. Ako napanood. Akala ko si Jobin. Hindi, si Pandesal. Magaling si Pandesal. Pero may clip ako napanood. Papakita mo nga yan, director. Yung clip na yan, ito yung clip na nasabi kong lamang si Julz. Isang, dyan ako humanga eh. Pag-up war. Pag-up war. Ayan, kita mo yung Queen of Pain pa dyan, oh. Queen of Pain si Julz. Queen of Pain si Julz, Dota 1. Ayan. Kala ko ang galingan ni Santino yan, si Santino yan. Santino. Santino yung umahabol Templar. Kala ko mapatay niya eh, oh. Pareha sila magaling. Magic stick, no? Okay. No, nabuhay pa. Oo. Di ba? Ayan, second later. Kala ko, ayan o, dyan ako nagulat. Pagaboom! Ano, RCG pa yung pangalan niya, no? ni Santino. Diba? So, yan nga. So, para sa'yo, Julz. Julz. Yan yung naalala ko kasi. Yan yung isang naalala ko talaga na noon, Fog of Fornic laging joke, no? Sinasabi na, one-on-one to. Pag sa offline kasi, dati one-on-one yun eh. Minsan, Queen of Pain pack. Minsan, ganyan. Minsan, Mirana. Queen of Pain, Mirana pack. Pero doon ko sila nakita na kapag one-on-one. Sa lane. And masasabi kong na-outplay siya ni Julz. Para sa'yo, Alec. Ikaw, matagal mo nang kilala itong dalawa na to. Para sa akin, Kuya Nick, Julz. Kasi si Julz, mas matagal siyang parang... May prime. Ganon. Si Santino, sakto lang. Okay din naman, matagal din naman siya. Pero mas matagal talaga si Julz na yung
malas talaga. Yung masasabi mong malas siya. Naku, merong kukontra dito. Ayun, kakapasok lang sa ano naku, natin. Naku, si Mark Gavin, pasibig din yan. Lagi kasi pag nagkukwento yan eh. Oh, nag-champion lang naman kayo kasi nawala na kami sa Dota win eh. Next time, tatanong na lang ito kay Bayabas. Kasi siya, kabutkap niya si Santino, kalaban niya si Julz, di ba? So, para sa akin, oh, mahirap nga ito, no? Mahirap. Julz at saka Santino. Ako talaga kasi fanboy ako ni Santino talaga. Oo, mahe. Yung nga ako yan, Ike. Fanboy talaga ako ni Santino. Parang pareho mo siya pwedeng piliin. Pero, ang ganda kay Santino, siya yung biglang nagpa-realize sa'yo na hindi imposible matalo yung Happy Feet. Parang ganun. Na kahit mga bata sila natatalo na nila. Parang pag dream si Julz noon, wala na. Automatic yan. Yung bad burn niya, sila Bayabas, okay, okay lang naman. Pero noon sila nga. Sa akin, kaya napili ko naman si Santino is because given the talent surrounding Santino, diba? Ang kakapi niya ron, sila M, sila Ace, Inso, at saka si Kuku. Kuku. At that time, mas all-star talaga yung Happy Feet eh. Chochero, Bimbo, yun? Owa, RR, at saka Woods. Palit-palit lang yan eh. Minsan wala si Jojero ba? Tapos nagiging si pero, Bimbo? Pero ano eh, accomplishment-wise on their prime, parang palitan eh. Happy Feet, tapos pagpunta yung Pacific, and then mag-iiba ng iZone or whatever, tapos silang dalawa ulit. Hindi heavily dominated by Happy Feet, di ba? So, I think, given the composition surrounding Santino, on this prime, I think, 1v1 kasi ang usapan dito. Side lane, side lane. Eh. Pero sige, I'll go with Santino. Pero malalaman natin yan sa ngayon. Yung prime medyo mahirap tansyahin. Kasi hindi naman nagka 1v1 or di ba, whatever. Though nagkalaban sila sa lane. Pero makikita at maglalaban itong dalawa na to sa upcoming community showdown. Hindi, celebrity showdown. Yun. So, kailan yan? Abangan nyo yan. After Holy Week. Yun. After Holy Week. Sakto yan. Pagbakasyonin muna lang sila lahat. Oh. Magnilay-nilay, magprepara, mag-meditate, mag-sage jutsu mode. And pagbalik nila, magkakalaban. Bakbaka na kagad. Okay? So, sa mga tropa natin dyan sa Facebook, sa Kumu, at saka sa YouTube, if meron kayong answer on our topics, you can drop it by sa comment section. Babasahin namin yan sa mga susunod na episode. Yo. Okay? May birthday ngayon ng pro player eh. Sino ba yung may birthday na pro player? Nakita ko kanina eh. Birthday pro player? Meron. Tingnan mo. Ah, si ano? Si KP. Ah, KP. Oo. Birthday ni KP. Binigyan so, siya ng cake na may enigma. ESA. Ay, ganun. Black hole. So, yun na nga ulit. Huwag kayong alis ha, mga sir. Ha? That's our tamang usapan for this Monday evening. Up next neto is WXC Banding. Ang yun makalalaro, si Eric, si Sir Mike. Plus 3. Okay? So, abangan nyo yan, mga sir. Pero for the meantime, salamat, Alec, for guesting. Kahit na dire-diretso ang inyong schedule. Yun, Kenny lang, Kuya. Grabe naman yun. So, yun na nga. This is Kuya Nick, together with Alo. Mga 15 minutes break lang kami. After nun, WXC Banding, mananaro na ba? O talo pa rin? Laging talo eh. Pag nag-i-scream sila eh. No? Nakaraan. Ito, tatlong party MMR kami. Sila Eric. Tatlong party MMR kami. May Eric kasi. Ah, may Eric daw kasi. Nakuyari ka talaga. Hindi mo alam kung gusto ba nilang manalo. Ayaw eh. Oh, ito ha, pag-usapan, anlalakas. Oh. Anlalakas parang ikaw. Mara sa'yo. De, tingnan niyo yung huli namin laban. Mara sa'yo. Ayan, usapan na naman. Anlakas na naman niya. Roll warlord ako. Ayan na. Binuhat ko na sila eh. Panalo, talo? Talo. Oh, ano ba? Eh, kasi nga, problema nga, ang bibigat. Mga tipong ayaw man, di mo alam, naglarong-laro, pero ayaw manalo. Diyos ko. So, yan na nga po. 15 minutes break lang kami, pero pagbalik namin, WXC Banding, salamat sa mga nanood. Stay there. Magbalik kami for this stream dito sa Kuya Nick na page. We'll be right back.